Hi guys, welcome back to Tools TV. Ako pala si Teacher John at sa araw na ito, samahan niyo ko kung paano gumawa ng mga self-watering pots for our plants. So, recycling at the same time reducing of the plastics para pakinabangan at mag-produce ng mga masustansyang gulay. So, na-inspire kasi ako sa isang project na nakita ko na kung saan ginagamit nila itong concept ng recycling, na ang ginagamit nila ay mga empty bottles ng mga plastic bottles ng soft drinks, at ginawa nila itong pot ng gulay o mga halaman, at isa pa dito ay self-watering siya. So, tignan nyo mamaya, at iyan na nga. Ang mga kakailanganin natin sa ating likha ng sining sa ngayon ay ang mga empty bottle, cutter. So, ayun na at simulan natin. Paalala lang po, paggamit ng mga cutter o mga matukulis na bagay, kailangan maging maingat, at lalong-lalo na kapag kayo ay bata, kailangan may assistance ng mga mas nakakatanda. So, ang gagawin po natin ngayon ay ang paggawa ng mga improvised na pot para sa ating mga halaman, at way of recycling at pagre-reduce ng mga basura. Mas mainam at safer kapag may gloves tayong suot, as long as mahawakan at makat natin ng maayos ang mga plastic bottle. At yun, nahati rin natin ang unang plastic bottle. Ang susunod natin gawin ay ang pagtanggal ng sakip ng ating plastic bottle. Tapos, pagkatapos ay i-insert ang upper half ng bote sa lower half ng plastic bottle, katulad ng nasa video tutorial na ito. So, ayan. Pwede na natin itong lagyan ng lupa at taniman. Gawin lang din natin ang same procedures sa iba pa natin mga empty plastic bottles, para pwede na natin silang lagyan ng lupa at pagtaniman. Ma! Naku, nahanap na tayo ni Mrs. At yan na nga, pwede na nating taniman itong mga nagawa nating self-watering pot mula sa mga recycled material na empty bottle ng mga soft drinks.
So nakatulong na tayo sa pagbawas ng mga basura, recycling, same time, tatarun pa tayo ng mga sustansya at mga maayos na mga halaman. So ito na yung mga sample. Kangkong, lagay sa self-watering ng mga recycled bottle ng ating mga soft drinks. So, sa mga susunod, pakita namin, patamlan namin yung mga kamatis at iba pang mga halaman. At dahil vinlog natin ang tungkol sa ating mga halaman, magbibigay ako ng update sa ating mga video dati tungkol sa mga gulay natin, talbos ng kamote, mga talong at mustasa. So, hayaan na yung mga talbos ng kamote natin. Napapakinabangan na. Sarap nito pag pakuluan tapos isaw-saw sa bagoong o kaya naman gisahin lang. So yung mga talong natin, anyan na rin. So sa katandaan, so ginawa namin ay ipinroon na namin ito para tumubo ulit. At syempre para mamunga at mapakinabangan. Update sa ating urban gardening. Bagong prune niya at namumuha na siya ulit, bumulaklak. So in a few weeks, makakakain na naman tayo ng panibagong talong. So yan, mga bagong prune. So namumuha na naman sila ulit. So may bagong prune na tayo ng mga peeper. Mga paper natin in few weeks pwede nang itanim. So yung mga mustasa natin, so nakita nyo naman lumalaki sila at mga ilang araw o linggo pwede na natin silang i-harvest. Mga ilang araw na lang, kaya isang linggo pwede na itong i-harvest. So recycling tayo. So, sana may natutunan kayo sa ating likha ng sining sa araw na ito. At sa mga susunod pa nating mga video tutorials, huwag kalimutang mag-like, i-share at lalong-lalo na ang mag-subscribe sa Tools TV. Sa susunod po natin pagkikita, bye-bye!